Tinukoy na ng pambansang pulisya ang dalawang suspect na nasa likod po ng pagpapasabog sa Mindanao State University sa lungsod na Marawi noong Linggo ng umaga. Kinumpirma rin ng PNP na miyembro sila ng Dawla Islamiyah Mauti Group. Report mula kay Mar Gabriel. Ngayon lang binumbal. May namatay sa loob. Tatlong araw matapos ang pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City, inilabas na ng Philippine National Police ang pangalan at mukha ng dalawang sospek. Nakilala ang mga ito na sina Arsani Membisa alias Lapitos at Kadapi Mimbesa alias Engineer na parehong miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group. Base po doon sa mga interview na nakalap po natin, resulta po ng interview doon sa mga witnesses po natin na nagsisimba during the time na sumabog po yung bomba, ay nakakuha po tayo ng mga CCTV outside of the MSU at yung mga binigay po nilang description, ng mga pinakita nga po sa kanila, yung mga pictures po ng mga hawak po natin na mga suspect sa mga previous bombing, ay nagmatch po ito sa dalawa nating persons of interest na binigay po nila yung description kung ano yung suot, kung ano yung itsura. Bandang alas 7 ng umaga nang makita ang dalawang suspect na pumasok sa MSU. Bit-bit ni alias Engineer ang bag na hinihinalang pinaglagyan ng bomba. Bago po nangyari yung pagsabog ay nakita po sila itong dalawa nating POIs na papalabas ng MSU at yung mismong yung isang POI po natin ay it appears na tumawag po siya at ginamit yung cellphone niya that might have triggered po itong pagsabog po. At immediately ay umalis po kaagad-agad sila ng MSU pagkatapos po nilang gumamit po ng telepono. Lumalabas sa imbestigasyon na dati nang nasangkot sa bombing incident ang dalawang suspect, kabilang na ang pagpapasabog sa NGCP Tower sa Kauswagan, Lanao del Norte noong Setyembre. Pareho din silang may warrant of arrest sa kasong murder noong 2022. Maaring may isa o dalawa pang nag-serve at as lookout po ay under investigation pa po yan. Una na rin kinumpirma ng otoridad na 60mm mortar ang ginamit sa pagpapasabog na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na individual at pagkasugat ng 50 iba pa. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.